Magandang araw ulit mga idol. Bali, ang gagawin po natin ngayon ay magwa-wiring tayo kung paano mag-install ng master switch gamit ang toggle switch bilang master switch natin. Tapos lalagyan din po natin siya ng pilot light bilang light indicator na kita natin na may power dun sa papunta sa mga ilaw natin. So, umpisa na po natin. Bali, ito po yung gagamitin nating toggle switch. Ito po naman yung gagamitin nating light indicator. So, yung toggle switch po natin, pag naka-center po siya, ang operation po kasi niya, dalawa yung on niya. Pag tinaas mo, on. Pag nakagitna, off. Pag dinaba mo, on ulit. So, may pagkakaiba po siya doon sa ginawa natin na nakaraan na video na nag-install tayo ng master switch gamit natin na lahat ay 3-way switch. Pero, dito po naman sa gagawin nating wiring ngayon, toggle switch lang po ang ating master switch. Pero yung station switches natin, lahat naman po, 3-way switches pa rin. Umpisa na po natin. Bali, para po natin siya maikabit, gagamitin natin yung empty plate cover. Ngayon, yung empty plate cover po, binutasan natin ng dalawa para malagyan natin ng toggle switch saka ng pilot light power indicator natin. So, ikabit na po natin muna, asimbol na po natin bago natin i-ano doon sa wiring. So ayun, buo na po, nakabit na po natin sa plate cover yung gagamitin nating master switch saka po yung power indicator niya. Ang gagawin na po natin ngayon ay wiring, magwa-wiring po tayo. So kung makapapansin niyo po, meron tayong diagram. Ito po yung ginawa nating diagram na kung saan gumamit tayo ng apat na kulay ng wire. So para mayroon po tayong color coding doon sa pagwa-wiring natin para po hindi tayo mahirapan kung saan natin kakabit yung dulo, kung saan natin i-coconnect. So, mas mabilis po. Kahit po hindi tayo maglagay ng tagging, kung may color coding po ang mga ginagamit natin na wire, mabilis po natin magawa yung installation. So, ang ginamit po natin na line 1 yung kulay blue. Lahat kulay blue. So, ito po yung mga kulay blue. Lahat po yan line 1. Tapos, ginagamit po tayo ng black sa line 2. Ayan po. Tapos, ito po yung pinakang master switch natin. Toggle switch po yan. So, bali, mapapansin nyo po yung ating toggle switch, nakagitna yung contact niya. So, pag pinres po natin, papunta dito sa kabila, dito po siya mag-on. Tapos, pag pinres po naman natin, nilampas natin doon sa center, sa kabila naman, dito naman po siya mag-on. Pero pag nakagitna po, tulad yan, mapapansin nyo po, nakagitna yung toggle switch natin, yung connection niya. So, naka-off po yan. So, yan po yung kaibahan niya sa mga 3-way switches. Ito po naman yung mga 3-way switches natin. Kung mapapansin nyo, doon sa mga na-discuss ko na ng mga nakaraan nating video, mayroon po yung label na 0, 3, 1. Tapos yung sa kabila po katabi yung 0, blanco po doon. So, ganyan po palagi yung 3-way switches. Ang kaibahan po ng 3-way switches sa ganito na toggle switch natin, na tatlo din naman yung terminal niya, dito po sa nakakikita natin sa 3-way switch natin, parang tatlo din lang naman po siya kasi nga po yung blanco, doon sa gaya na pinakita ko sa nakaraang video, yung blank na isang butas niyang ng 3-way switch natin, connected po naman yan dito sa 0. So, parang considered lang, tatlo din lang yung contact niya. Pero ang kaibahan po niya sa toggle switch, automatic po yan, nakakontakt na palagi yan sa isa, kung saan man dito o dito sa 1. Lagi po yan nakakontakt sa isa sa kanila. Kung paano man natin siya pinindot, yung pinrest, yung ano natin, yung switch natin na 3-way, lagi po siyang may siyang kinukontakan na palagi. So, may isa na lagi nakakontak sa doon sa 0. Kung pwedeng yung 3, pwedeng yung 1. Depende po kung saan nakakontak siya. Ganun din po yan. Pare-pares po naman kasi itong 3-way. So, yun po ang pagkakaiba. Ngayon po, doon po sa 3-way switches natin, meron po tayong traveler wire. Yun po, gagamitin po natin ulit yung isa ay red, yung isang traveler wire natin. So, magbumula yung isang red natin doon sa isang contact ng toggle switch natin. Tapos magtatap tayo, papunta doon sa isang contact nung ano natin, nung 1, yung sa 3-way switch. Tapping ulit dito, punta ulit doon sa 1, tapos punta ulit doon sa 1, doon sa pangatlong switch natin. So, yun din naman pong yellow natin na wire, buhat doon sa isang contact nung toggle switch natin, pupunta siya dito, magtatap yung papunta doon sa 3, doon sa isang 3-way, unang 3-way natin na dadaanan niya. Tapos, punta siya dito, magtatap ulit, papunta naman doon sa pangalawang 3-way switch na dadaanan niya.
Ngayon, paglabas niya dito, punta ulit siya doon sa pangatlong three-way switch natin. Doon na po yung dulo niya. Ito po yung ano natin. Ito po yung mga traveler wire. So, kung mapapansin niyo po, winiring ko na po yan. Nakatapping na po. So, buo na po yan. Nakatapping na po yung yellow-yellow. Magkasama po yellow sa yellow. Tapos po yung red sa red naman. So, nakatapping na po siya. Yung red sa red. Ito po. Red. May tapping na po tayo. Nakakabit na po. So, madali na naman po masundan. Sundan nyo lang po palagi yung diagram natin. Hindi po kayo magkakamali kung just in case na ma-encounter kayo mag-install ng ganitong ano, ganitong klase ng wiring installation para sa mga switches at master switch na i-install natin sa mga bahay na magpapagawa sa atin ng electrical installation. So, umpisa na po nating wiring. So, ito po yung blue natin. Yung lahat ng blue. So, pagsasamahin po natin yan. Ito po yung line 1. Ang line 1 po natin blue. Yung line 2 po natin black. So may dumiretso na po tayo ng black doon sa isa po ng unang switch natin, doon sa master switch natin pupunta. So yung blue po, ikabit na natin dito. Ngayon, kailangan po nating maglagay ng isang wire pa, papunta naman po dito. So pwede na rin po natin ikabit dito, para masundan nyo po isa-isa. Ngayon, kakabit natin po ito siya dito para dun sa supply ng pangalawang bulb na yon. Ito po kasi yung pilot light natin. So, baka po malito kayo, ito po yung pilot light natin. So, hindi po siya dadaan ng switch. Nakadirect po siya sa line 1, line 2. So, mapapansin nyo po, wala siyang switch. Kailangan pa po ulit natin ng isa pang wire, papunta naman dito sa tapping po natin. Yan po yung mga tapping. Yan po yung mga tapping natin. So, kumpleto na po tayo doon sa mga bulb natin, yung tapping natin. 1, 2, 3. Kumpleto na po yan. Kumpleto na po yan. 3. Ngayon, may isa pa po tayong tapping. Magkakabit pa tayo dito, no? Papunta naman sa ating pilot light. Kabitanin po natin siya dito. Okay na po yung line 1 natin. Kompleto na po. Lahat po ng ilaw natin, pati yung light indicator natin, mayroon ng line 1. So, pwede na po natin itong i-tape. Ngayon, kumpleto na po tayo sa wire. So, yung line 1 natin. So, meron na po naman tayong traveler wire. So, kumpleto na din po tayo sa traveler wire. Ang wala na lang po sa atin, yung return. Kasi, maiksi po yung wire natin. Ito po yung return natin. Pero maiksi, hindi po abot sa switch. So, magdudugtong po tayo. So, okay na po yung tatlo nating return. Pwede po natin siyang i-splice at i-tape na rin. So, okay na po yung lahat ng wire natin. So, bali, magkoconnect na tayo ng mga switches natin. So,
ayun po, naka-wiring na yung ano natin, yung toggle switch natin na gagamitin natin master switch. Tapos pati po yung pilot light, yung light indicator natin, naka-wiring na din po. O, kung titingnan niyo po yung diagram natin, yung sa master switch natin, doon sa center yung black, yun po yung line 2. Ito po, nasa center po siya. Nasa center po siya nakakabit yung black natin. Ngayon, yung isang linya ng bulb po natin na black, ito po siya, nakatap po siya doon sa center din, kasama po siya nung line 2 nung nakinabit natin doon sa ano natin, sa master switch. So, ayan po. So, okay na po yung line 2 din ng ilaw natin, ng pilot light. Tapos yung blue po, ayan po yung blue, nung pilot light natin, nung power indicator. So, nakakabit na rin po. Ito na po yun. Pumunta na po siya dito. Ayan po, nakakabit na. So, okay na rin po yung wiring noon natin, ng pilot light. Tapos, yung traveler po naman natin, yung yellow, dito po siya kumabit sa isang terminal ng toggle switch natin. So, dito po siya, oh. Ito po siya. Ito po siya. Ayan, yung pong, yung red, ayan po yung red. Ito po, doon naman sa kabila ng toggle switch natin. So, ayan po, na-complete na to. Pwede natin siyang i-salpak dito. I-wiring naman natin okay, yung mga switch na natin dito. Yun, naka-fix na po yung ano natin, yung pinakang master switch natin. Okay naman po yung wiring niya. Nakita niyo po naman yung connection ng wiring natin kanina para natin siya kinabit. So, ito po, yung yellow, kinabit po natin doon sa isang terminal niya. Sa tatlo po kasi yung terminal niya nung toggle switch natin. Tapos yung red doon sa kabila. Tapos sa gitna po yung black. Tapos nakakabit na rin po yung wire nung ano natin, nung light indicator. So okay na po tayo dito. Ikabit na lang po natin yung mga wiring natin sa mga three-way switch natin, yung mga station switches natin. So, ito po yung natin three-way switch natin. So yung una po nating switch, ayan po, yung return po nung unang ilaw natin, sa 0 po siya natin lalagay. 0. Yung pong yellow sa 3. Yung red sa 1. So okay na po tayo dito. So pare-pares lang naman po siya ng connection. Makikita niyo naman po sa ating diagram. Sundan niyo lang po para hindi po kayo maligaw. Yung black yung return ng ilaw natin tulad dito, 0. Yung yellow 3 at yung red 1. Diyan din po doon sa isa natin sa pinakadulo. Kung natatandaan nyo po doon sa mga nakaraang video yung ginawa natin, apat yung butas ng three-way switch natin. Pero yung ito po, ito magkatabi na to, yung isa may level na 0, yung isa blanco, walang level. Tapos dito naman po, yung level 3, at dito naman yung 1. So ito po kasing 0, saka yung blanco na level, yung dalawang butas na yan, magkasama po yan. So lagi lang po natin tatandaan. So ito po, 0, yellow sa 3, yung red sa 1. So yun, okay na po yung mga switch natin na nakakabit na siya lahat. Set up na tayo ng maayos. So nasunod po naman natin lahat ng wiring connections natin sa diagram, yung kung saan pumunta yung traveler wire natin, yung yellow, yung red, at saka yung line 2, pati rin yung line 1. So okay na po lahat ng wiring natin. So pwede na natin i-testing, pero kuhaan po muna natin ang continuity test bago natin na i-actual test para makita natin kung wala bang short circuit, kasi po doon sa switch natin na to, yung pinaka master switch natin, meron po tayo dito pumasok na 220 volts. Kasi po, yung line 1, line 2 po nitong bulb natin is 220 volts po yun. Kasi 220 volts po yung supply nito. So, okay po naman yung tester natin. Gumagana. So, pag kinuha po natin siya ng continuity, pag mayroon pong short circuit, dapat po may makukuha tayong reading. Gagalaw po yung tester natin. So, naka times 10 na po tayo, mas mataas na yung sensitivity niya para maka-read tayo, makuha tayo ng continuity kung sakaling mayroong short circuit.
So wala po naman tayo nakukuha. So, hindi po gumagalaw yung tester natin. So okay po yung ano, mga wiring natin. Wala po nagdikit na wire ng line 1 at line 2. Pwede na po natin actual na testing. Bago po natin actual testing, explain ko lang sa inyo kung paano gumagana yung ano natin, yung toggle switch saka yung three-way switch. Ito po yung pagkakaiba nila. Yung po toggle switch natin, kahit tatlo rin yung wire niya, tatlo rin yung terminals niya, yung gitna po siya, naka-off po yan. So ito po, kung ito po yung pinakang contact point niya, nagpapalipat-lipat lang po siya. Pag inon, pinos natin dito, papalo dito sa isang terminal na to, so magkakaroon ng oriente yung terminal na yan, papunta na doon sa traveler kung saan, kung anong traveler wire yung nakakabit sa kanya. Pag dito naman natin, ibinarik natin sa gitna, off po yan. Pero pag pinos natin sa kabila, doon po naman yung magkakakuryente, papunta naman doon sa traveler na kung ano yung traveler wire na nakakabit sa kanya. Kasi dalawa po yung wire natin, yung traveler, yung yellow saka yung red. Na yung yellow, nakakabit po lahat siya sa terminal na may level na 3 sa ating mga 3-way switches. So yung red naman po, nakakabit siya lahat sa terminal na may level na 1 sa ating mga 3-way switches. So nilagyan ko po ng label yung ano natin, yung toggle switch natin. Yung taas po, sabihin natin 1, yung baba, yun yung 3. So yung gitna po, off po siya. So yun po namang 3-way switch natin. Bali, ito po yung itsura niya. So tatlo po yung terminals din na ginagamit natin sa kanya, yung 0, yung 3, saka yung 1. So doon po tayo may nakakabit na wire. So yung 0 po, yun po kasi yung pinaka-common. Lahat po nung 3-way switches natin, pare-pares lang po yan. 0, 3 at saka 1 yung ginamit natin. Pagka po nakapwesto na ganito yung switch natin, lagi po yung mayroong isang contact na kung saan nakakonnect yung common natin. Pag pinres naman po natin doon sa kabila, doon naman po sa kabila lilipat. Sabihin po natin na pag ganyan naka-setup, sa 3 nakakontact yung ano natin, yung contact point ng ano natin, ng 3-way switch. Ngayon, pag pinres natin siya, lilipat po yan sa 1. So wala po siyang off. Lagi pong kahit saan yung siya naka-press, lagi pong may isang contact na doon siya naka-connect yung common natin. So ganun po siya. So tulad po nito, sabihin po natin na yung ganitong setup ng switch natin, naka-connect lahat sa 3 yung ano natin, yung common natin dito sa ating mga 3-way switches. So kung naka-connect po siya sa 3, dapat po pagka binaba natin dito, magkakuryente yung linya ng 3, yung traveler wire. So pag tinesting po natin, iilaw siya dapat. So on po natin dito. So ayan po, makikita natin may power na, gumana po yung pilot light natin. Ayan po. So ibig sabihin, tama po sa yung 3 natin, ito nga, doon siya naka-connect. Doon din naka-connect lahat yung mga natin, yung mga common ng ano natin, ng 3-way switches. So pag i-off po natin dito, isa-isa, lahat siya naka-off. Ibig sabihin, yung contact ng 3-way switches natin, lumipat na sa red. So naka-off po yan lahat. So kaya naka-off siya lahat. Ngayon, naka-3 tayo. So yung kuryente natin sa terminal na 3. Ngayon, pag kinaas po natin yan dito, nilagay natin sa 1, lahat din po siya iilaw sabay-sabay. So ayan po. Yan po yung function ng master switch natin na ginamit natin is toggle switch na center off. So pag in-off naman natin, ngayon naka-1 siya. Sa 1 siya naka-contact. Yung traveler wire natin na 1, yung may kuryente, off natin. Lahat naman siya lumipat na ulit sa 3. Kaya nag-off yung sa 3-way switches natin. Pag binaba po rin natin sa 3, ilaw po ulit lahat yan. So ayan po, ilaw po siya lahat. Pero pwede po natin siya i-off na center off. Naka-off po siya lahat. Wala siyang inunikan na contact. So wala naka-connect sa kanyang contact. Naka-center lang siya. So, pag kinaas natin yan, hindi pa rin po siya iilaw kasi nga sa 1 siya tayo pupunta, naka-off nga po yan sa 1. Sa 3 po siya nakapalo. Doon lang po siya ilaw. So, yan po. At yan po yung pagkakaiba ng paggamit natin ng toggle switch na center off bilang master switch kesa dun sa 3-way switch bilang master switch. So, sa viewers po natin na ngayon na nakapanood, pwede nyo pong balikan yung video na yon para makita nyo yung pagkakaiba ng paggamit ng
3-way switch bilang master switch at yung ganitong setup naman na gumamit tayo ng toggle switch bilang master switch. So sana po nagustuhan nyo ang ating video. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please like and share and subscribe na rin. Ilamang po at maraming salamat.